Kaliwat ka ng biyahe ng mga bus, barko at mga eroplano ang suspendido ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Christine. Kaya mga pasahero na maagasa ng babiyahe para sa Undas, apektado. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Higit isang linggo pa bago mag-undas, pero dagsa na ang mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Sa talangan ng terminal, sumipa na sa mayigit 175,000 ang bilang ng mga dumayong pasahero sa PTEX nitong Lunes. Mas malaki yan sa 130,000 na araw ang bilang sa normal na araw. Pero kanina, biglang lumuwag ang terminal. Kaunti lang ang mga pasahero dahil sa bagyong Christine. Ayon sa pamunuan ng PTEX, 30 biyahe ng bus papuntang Bicol at iba pang rehiyon ang kanselado dahil sa bagyo. Yung ating bus operators, nagte-text po yan, nagte-text blast sa kanilang mga pasahero, lalo na dahil nakabook yan early. So nasasabihan naman po sila, so hindi na sila pumunta dito sa terminal. Kahit naman may bagyo, inabutan namin sa PTEX ang pasaherong si Ronald na uuwi bago mag-undas. Alam niyang may bagyo pero nagbabaka sakali pa rin siya makakasakay ng bus papuntang Matnog, Sorsogon para makatawid pa sa Amar. Bahala na lang po kasi siyempre kailangan din po yung mga kasi nag-leave lang po ako ng mga 5 days lang po. Kaya importante din po mag- Ang problema, kahit makarating sa Bicol, walang kasiguraduhan kung makakasakay siya ng barko. Kanselado na rin kasi ang biyahe sa mga pantalan sa Bicol at ilan pang probinsya. Pati nga biyahe ng mga eroplano, apektado rin. Binabayo na rin ng malakas na hangin ang ilang airport sa mga probinsya. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAC, 20 flights papunta at paalis ng Catanduanes, Masbate, Cebu, Albay at Siargao ang kanselado ngayong araw. Kaya daan-daan ang pasaherong stranded. Payo ng mga otoridad, kung maaari ay ipagpaliban muna ang pagbiyahe para masiguro ang inyong kaligtasan. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.